So Proverbs 30 and 14, the teaching of the wise is a fountain of life, turning a man from the snares of death. At sabi po sa Tagalog, ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Learn from the wise and have a better life. Ito ang ating pag-aaral, panibagong pagtingin sa itinuturo ng Proverbs. How to fear God. Paano nga bang ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Salamat, Ama, dahil kami maaaring magpabalik-balik sa iyong salita. Yung mga dati na namin pinag-aaral at naunawaan, na higit pang mauunawaan dahil pinapayaman ng karanasan ng pagtingin namin sa iyong salita. Payamanin niyo po kami ngayon, ang aming isip, ang aming puso, ang aming espiritu. At linisin niyo kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, maliit at malaki. Alam man namin o hindi na nagawa namin, ipatawad niyo po. Make us clean so we can come into your holy presence. Dispense blessings to your people. Lift up your name. And we pray, Father, that as we ponder your word, we can become more and more like the people you want us to be. Lead us unto greater knowledge of you. Protect us from lies and falsehood. Protect us from attacks of evil men and evil spirits. At maging mga mahal namin sa buhay na di namin kapiling ngayon, Panginoon, inihahabili namin sa inyo. Nawa po ang pag-ibig nyo ang mag-ingat sa kanila. Mangusap kayong may kapangyarihan. We ask you, Father, to speak to your people. In the name of Jesus, we pray with confidence, knowing that you hear as we ask in His name. Kawikaan 1:1-6. Proverbs 1:1-6. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng marurunong. Ito po yung introduction sa Proverbs. Binibigyan ng halaga, binibigyan ng diin kung ba't mahalaga ang mga kawikaan. Tayo man ay may mga kawikaan, ang lahat ng lahi ay may mga Proverbs. At bakit mahalaga ang mga Proverbs? Dahil ito ay mga karanasan ng mahahabang mga buhay. Kumisan maraming iba't ibang buhay na pinagdugtong-dugtong, pagkatapos ay pinagmuni-munian, pinag-aralan, at hinanapan ng generalizations. Para masabi ng isang henerasyon, ng isang kasabihan, kailangan napatunayan na ito sa buhay through trial and error. Kaya daw, ang nakikinig sa mga kasabihan, makakaiwas sa maraming kamalian. At bagamat kakaunti ang karanasan, ay magiging mga dalubhasa sa karunungan sapagkat pinakikinabangan ang karunungan ng iba na napakatagal bago naipon. At ito daw ang mga mapapala nagdangaaral ng Proverbs. At nais nating pag-aralan ang mga butil-butil ng mga Proverbs na ito at paano nga ba ito magiging praktikal na katotohanan sa ating buhay. So Proverbs are for wisdom, for discipline, for righteousness and justice, for decision making, especially of young people who lack experience, and for understanding words of insight. Sayang ang mga matatalinong mga salita na hindi naiunawaan. Because wise words are codes and they have to be decoded. Sayang yung mga mahalagang mensahe kung hindi naman pala pakikinabangan dahil hindi naintindihan. At ngayon, ang nais nating bigyan ng pansin, Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Ang paggalang daw at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. In this case, the Tagalog version is superior to the English version because the English version only says the fear of the Lord. Akala mo tuloy yung fear na takot na nanginginig ka, umiiwas ka, ayaw mo sa Diyos. Subalit, pag pinag-aralan natin yung original language, ang ibig sabihin lang nung fear na yun ay reverence. Kaya nung Tinagalog, sinabing ang paggalang at pagsunod na sa English version ay fear lamang yon. That's why many people who rely only on the English version sometimes miss the point. Merong napakalaking advantage sa Tagalogin ang
Hebrew, sapagkat ang salitang Hebrew po ay pinsan ng Tagalog. Marami silang mga similarities, marami silang paraan ng construction na magkamuka, at maraming madaling pagkaunawaan kung sila ang nagtatalastasan, Hebrew and Tagalog, kesa sa English. Kaya napapansin nyo siguro, mas madalas tayong gumagamit ngayon, because finally, I found a Tagalog version that is very, very faithful to the Hebrew and even to the Greek, and superior to the English renditions, at least most of the English renditions. So what is the foundation of knowledge? Kung sinasabing, let's start from the very beginning, if you're going to read ABC, if you're going to sing Do, Re, Mi, pero kung magiging matalino daw ang tao, ang umpisa niyan is fear of the Lord. And remember, when we say fear, we don't mean yung cringing in the fear, yung nanginginig ka sa takot, iniiwasan mo, ayaw mo. Paggalang, reverencia, pitagan, ang pinakamagandang translation niyan. Fear of the Lord. Ang tunay daw na karunungan nagsisimula sa pagpipitagan sa Diyos. So those who would like to be knowledgeable, especially those who like to be wise, must first begin with respect, with reverence, or paggalanga. Deference to the Lord. Pagsasaalang-alang, consideration. Halimbawa, let's consider respect for one's parents and elders. Sa isang normal na pamilya, hindi ka naman takot na takot sa magulang mo, pero meron kang reverence. Respect for one's parents and elders. Kung kumakain sila at kasabay ka, hindi ka basa-basa lang tumatayo, iniiwan mo na lang sila sa mesa. Respect. Sa mga Arabo, hindi pinapakita ng mga anak ang mga talampakan nila sa kanilang magulang, lalo sa kanilang ama. Sa kultura nila, disrespectful yun, yung ipakita mo yung talampakan mo. Iba't ibang lahi, iba't ibang pagpapakita ng respeto. So there is respect for one's superiors, for colleagues. Kaya kumisa sa mga aeroplano, nakalagay, as a courtesy to the next passenger, please wipe the basin that you have used because you have to respect your co-passengers. We respect one's friends. No? Hindi tayo nakikialam kung ayaw nila tayong pakialamin. Hindi tayo nagtatanong kung hindi nila tayo gustong sagutin. Hindi natin kinakalkal yung isinilihim nila sa atin kung kaibigan natin sila. Hinihintay natin sila yung magsiwalat ng lihim at pag isiniwalat nila, doon lang tayo nakikisalo. At kung hindi, hindi tayo nakikialam. Respect for friends. Respect for your partner or for your spouse. Na hindi mo basta-basta pinapakialaman kahit cellphone niya. Hindi mo binabasa lahat yung nandun. Liban na lang nanganganib ang inyong pagsasama, siguro pwede mong pakialaman. Ano? Pero hindi lagi. Hindi ko mo magulang ka, binabasa mo yung mga messages ng cellphone ng anak mo. Paggalang, respect. Pag naglalakad ka sa isang hotel, may nakabukas sa pinto, hindi yung mukha mo pumasok na agad sa loob, nakatingin ka lang, nakatingin. Yung hindi mo tinitingnan, nang hindi ipinapakita sa'yo, respect. No? Very important. And very importantly, respect for oneself. Paano ba iginagalang ang sarili? Kung ang respect po ay isa sa kahulugan ng fear, therefore, to fear the Lord is to respect the Lord. And to respect the Lord is to respect everybody else because the Lord created all people. Kaya nakakapagtaka ko minsan yung mga sinasabing religyoso sila, sila yung makadiyos, pero walang paggalang sa kapwa. Walang ginawa kundi alamin ang lihim ng kapwa, ibunyag ang mga lihim ng kapwa, kalkalin ang mga itinatago ng kapwa, all in the name of God. This is disrespectful. Kaya nakikita natin na hindi talaga yan natatakot sa Diyos kasi hindi niya naiintindihan ang pagkatakot sa Diyos ay paggalang sa Diyos at paggalang sa lahat ng nilikha ng Diyos. This fear of God has a double meaning. One is respect and one is obedience. But actually, though they look like separate ideas, they are really one. Because when you respect to the point of obedience. When you respect God to the point that you obey God. Hindi yung Diyos ko po, ay ginagalang ko po kayo, tas hindi ka naman sumusunod. May mga ganong anak, opo, pero hindi naman talaga sumusunod. Yung paggalang sa salita lang, panglabas, formal lang, anyo. Pero ang tunay na paggalang ay pagsunod. Lalo't kung ang ginagalang mo ay otoridad, sinusunod mo ang kanyang otoridad. And this is respect because of understanding. Hindi ba may tao habang lalo mong nakikilala, lalo mong ginagalang? Respect because of understanding. But when it comes to God, it's also respect despite lack of understanding. That you don't respect God only because you understand God.
that you respect God in spite of your lack of understanding. Kasi God siya eh. Pagsunod dahil sa respeto, na dahil na rin sa pag-unawa. At pagsunod dahil sa respeto, kahit kulang sa pag-unawa. Ganyan ang mga matitinong mga anak eh, kahit hindi nila laging naiintindihan yung policy ng mga magulang nila, sumusunod na lang sila out of respect. And then later on, when they become wiser because of age, they will say, tama pala ang nanay ko, tama pala yung tatay ko, buti na lang sumunod ako at nailigtas sa maraming pagkakamali. Dahil sinasabi nga nitong Proverbs, ang mga kabataan, ang mga hindi dalubhasa, ay magiging parang dalubhasa sa karunungan, makinig lang sa mga kawikaan. So what else is a form of obedience? Obedience that defines man's do's and don'ts. When we fear God, when we respect God, when we obey God, this respect and obedience translates into practical do's and don'ts. What you do, what you don't do, because of your respect for God. Isipin natin mga kapatid, anong ginagawa natin dahil lang sa respeto natin sa magulang natin? Ano yung hindi natin ginagawa dahil lang may respeto tayo sa kanila? What do we do and not do because of our respect for our superiors and colleagues, friends, or our partners and our spouses? So the foundation, the basic building block of knowledge is respecting God. And this is respecting God to the point of obedience. Sino ang taong dudunong? Sino ang taong marunong? Yung gumagalang sa Diyos at tuloy-tuloy ang paggalang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang marunong. Ang totoo, yun ang magiging marunong. Bakit? Kasi sa pagsunod mo, doon mo lang malalaman na tama ang Diyos eh. Paano mo magiging mapapatunayan na tama siya na hindi ka naman sumunod muna? Katulad ng recipe, pag binasa mo yan, tapos nabuo yung cake, nabuo yung niluto mo, tsaka mo lang malalaman tama pala yung recipe. Pero hindi mo malalaman yung kung hindi mo muna sinunod. Merong instruction, ang isang binili mong equipment, sinunod mo, umandar yung equipment, nalaman mong tama kasi sumunod ka. Paano mo ngayon malalaman tama ang Diyos? Alam niyo yung laging nakikipagtunggali sa Diyos, laging lumalaban at laging may conflict sa Diyos kasi hindi pa lang talaga sumusunod. Dahil kung susunod ka, malalaman mo ang totoo. Ngayon, sumusunod, kalahati lang ang puso, hati ang loob. Sumusunod, mabigat ang paa. Sumusunod, nagdadabog, masama ang loob. Hindi mo rin makikita. Susunod na rin lang tayo, gawin mo na with pleasure. Ilubos-lubos na. Buuin na ang loob at nang sa ganun makuha natin yung blessing. To obey God. Now, how do we apply this concept, fear of God? Because fear of God must be the beginning of consciousness. Ang pagkamulat ng isang isip ay dapat nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. Tinranslate ng kanta na banal na takot. Ibig sabihin, hindi yung takot na takot, kundi may paggalang, may respeto. Pag nagsisimula ka ng isang bagay, ang una munang iisipin para ka maging talaga matalino, eh ano naman kaya ang sasabihin ng Diyos tungkol dito? Ano ba ang point of view ng Diyos tungkol dito? You begin with that. Because fear of God must be the beginning of consciousness. And if you want to really begin with consciousness, bata. Iba yung pinapalaki mo ang bata na may pagkakilala na at paggalang at pagsunod sa Diyos. Sabi sa Deuteronomio 6:6-7, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Talagang drill. Talagang araw-araw, gabi-gabi, hapon-hapon, minuminuto, laging itinuturo sa mga bata. Kasi iba pag nauna sa isip ng bata ang pagkakilala sa Diyos. Nandun ka na, nauna ka na. Paano ka papapalitan ng iba? Maligaw man ang batang ito, konti lang. Madapa man yan, babangon din agad. Magkamali man, matutuwid din kasi nauna yung tama eh. Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Kung itinuturo natin sa bata ang mga tama, especially the first 7 years, if you like to extend it, the first 10 years, panalo ka na. Wala na makakaagaw sa batang yan dahil nauna ka na eh. Para rin yung pagmamahal, ano, kuminsan, di ba? Kung sino yung nag-alaga, yun ang mahal. Kuminsan, hindi nga yun ang biological parent, pero yun ang nagpalaki.
sumulpot man yung biological parent galing sa ibang planeta, hindi na niya maaagaw ang pag-ibig ng batang ito kasi nauna ka na eh. So ano ngayon ang mangyayari pag inuna mo yung pagkakilala sa Diyos, the fear of God, the respect for God, obedience to God? Hindi ka na dapat mag-alala. Ano kaya ang gagawin na anak ko pag nag-high school siya, pag nag-college siya, pag tumanda siya? Nakatanim na yung salita ng Diyos eh. Siyempre, maganda kung may follow-up, maganda kung patuloy itong napapalago. Pero yung gumawa ng tamang assignment, itinuro ang tama sa bata sa simula pa lang, yan ang nakakapag-relax pagtanda. Pero yung mga tamad magturo, no? Hindi nagturo ng nagturo, yan ang hindi makakapahinga, matanda na lang yan. Hanap pa ng hanap sa mga anak, sa mga presinto, sa morgue, sa ospital, sa mga sementeryo. Dahil hindi na una ang turo. Sa inyo na magpapalaki pala ng mga bata, unahan. Pero huwag yung laging, ay, huwag kang iinom ng coke, magagalit si Jesus. Yung mga katamaran ng pagpapaliwanag, kung ba't hindi siya yung gustong painumin, sinasangkalan lagi ang Diyos, ayan, magagalit ang God. Pag wala yung, pag may pastor, ay, magagalit si pastor, huwag kang kumain ng ganyan. Yung panakot, no? Ang mga tao, panakot ang Diyos, panakot yung pastor, panakot yung mga religious leaders. It's wrong way to approach this. Because people equate God and people equate things that are belonging to God with fear. Mga alam niya, mga tamad na magulang yan. Pastor, pagsabihin mo ng anak ko, antikas-tikas ng ulo niya, ikaw ang kasama ng lumaki, ba't ako pagsasabihin mo dyan? It only tells me how lazy you are magturo. Di ba? May mga magulang nakakapanliit kung pwede lang akong toink, mag-disappear. Kaharap yung bata, pastor, antikas ang ulo niyan, pagsabihan niyo. Hindi talaga titino yung ganun bata kung ganun yung magulang. Walang ano, tactfulness, walang diplomacy, pinapahiya yung bata. Huwag lang siyang masisi, sisisiin yung bata. Anong inaasahan mo magiging ugali ng batang ito kung ganyan nga yung magulang? Marami kong ganyan, gusto kong dapurakin ng sampal yung mga nanay na, ito pang anak ko, ano ka? Ikatabi. Yung nanay ang gusto kong bigtihin eh, dahil kaganyan yan, di kasi marunong magpalaki, no? Sabi nga ni Balagtas, yan ang problema ng dapat magturong tamad na magulang. Unahin ang pagtuturo. And fear of God must be the standard for ideas. Fear of God must be the standard for deeds. May ginagawa ka, uunahin mo agad yung fear of God. May kinalaman ba ang Diyos sa ginagawa ko, sa iniisip ko? Pero gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, hindi ito takot ang pinag-uusapan. Galang, respeto. Kasi wala yung negative feeling. Awit, 111:10. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Doon nagsisimula ang lahat. No? Kaya hindi pwedeng alisin mo yung mga salita ng Diyos sa pagtuturo. Aalisin mo yun sa equation. Pero hindi siya dapat ipinagdudot-dutan sa mga bata. Tuloy, negative ang attitude nila. Kita niyo yung mga pinag-aral ko minsan sa mga religious schools, yung mga mahihigpit na mga religious schools, talagang para mga nakawalang kabayo pagka gumraduate na sila. Kasi sobrang higpit. Sobrang nakakasakal. Mga kapatid, ang isa sa mga nagpapalungkot sa akin sobra, yung mga Bible-based, Christ-centered, evangelical Christians na nakakasakal pagkasama mo. Kakasakal. Ina-assign nila sa'yo yung values nila. No? Ipinipilit nila na ikaw maging clone nila. Kung yung behavior nila, ganitong gagawin nila, hinahanap nilang maging ganun ka rin. Everybody is an individual. Everybody was made by God in a unique way. So you cannot expect people to react to the same teachings and to interpret and apply the same teachings as much as you do and as much as you would. May mga tao, pag dumating sila, nagpapasikip ng mundo. Yung, naku, dumating na naman itong mga born again na ito. Yung bang nakakasakal. Dapat hindi tayo ganun. Kasi hindi ganun si Jesus. Lagi tayong nagmo-moralize, assigning morality to everything. You know, morality is a very personal issue. No? While we have the same God, the same Bible that we subscribe to, you must process it. And you must apply it in a way that is unique to your situation, that brings out the best in you, and brings out the best in situations. Hindi yung para tayong Diyos. Yung pag dumadating tayo, judge ka ng judge. Nakakalungkot na ganyan. Alam nyo, napakarami mga tao, dapat sana napalapit na sa Diyos kung hindi lang nakakapasok ang maraming Christians. What we must learn is to be steadfast in our sense of morality, but not to inflict it on others. Let them process their own application of these spiritual things.
So kailangan ang pagsunod at paggalang doon nagsisimula ang karunungan. So anong ibig sabihin yan? Gumagalang ka kay Yahweh, gumagalang ka sa Diyos. Eh ang Diyos nga gumagalang sa tao eh. Iginagalang nga niya yung will ng tao, hindi nga niya iniiba yung will ng tao eh. Hindi nga siya nang iiba ng tao hanggang yung tao willing magpaiba eh. Tapos ikaw iibahin mo lahat ng tao sa paligid mo, papaandarin mo sa yung tugtog, sa yung kumpas. Hindi na yan paggalang sa Diyos. Kasi hindi na yan pagsunod sa kanyang halimbawa. Remember, fear is to obey and to follow the example of God. Halimbawa, you know that the king reigns, an example of a ruler, no? Some people may not respect and obey the king, but what will happen to them? Di ba sila ay mapapahamak, sila ay huhulihin, sila ay kinukulong. So ganyan ang nangyayari sa atin pag hindi natin iginagalang ang Diyos. Paggalang na pagsunod, ah. Hindi lang paggalang na close neck ka, naka long sleeves ka, yung para ka laging ibuburol dahil ginagalang mo ang Diyos. Hindi lang yun. Kundi yung iginagalang mo yung kapwa, kahit hindi sila kagalang-galang, kasi iginagalang din sila ng Diyos. Dapat nating iakyat, isampa, itaas yung pagbabasa natin ng Bible eh. At ang pagbibigyan natin ng kahulugan sa mga salitang ito. God respects people. So how do you respect God? Respect those that God respect. That means you're respectful of people. At yung ruler, pagka hindi mo ginagalang, sinusumpa-sumpa mo, ano mangyayari sa'yo? Mapapahama ka. At marami pong kapahamakan ng tao, hindi lang natin na pagkoconnect dahil hindi natin ginagalang ang Diyos. Isipin nyo kung paano niya apply yung marami akong tragedy sa buhay, maraming nangyayari sa akin hindi maganda because I don't respect God. Halimbawa, sabi sa mga ngaral, 10, 20, ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari. Ni sa pag-iisa ay huwag hamakin ang mayayaman, pagkat may pakpakang balita at may tayanga ang lupa. Anong sinasabi dito? Defer to those who have power and authority. And if this applies to human powerful personages, what more to God who is divine, who is in heaven? Kaya dapat lagi siyang iginagalang. Kahit sa isip mo, hindi mo siya dinidisrespect. No? Kailangan laging may paggalang sapagkat nakakarating sa langit ang lahat ng mga hindi natin paggalang sa Diyos. May balik sa atin yun. Kaya kumisa, nagtataka ka, bakit ba hindi ako mag-click sa ginagawa ko? Lagi nalang ako nabibigo, lagi nalang akong nalulungkot, lagi nalang akong lugi. Maaaring yan yung mga balik ng hindi natin paggalang. Kahit ka-religious, maraming ang religious yan talagang hindi gumagalang sa Diyos in principle. Kaya kumisan sila tong malulungkot, sila tong mga nilulunod na lang makalungkotan nilang kahaleluya ng kahaleluya, pero naglilibang lang talaga sila dahil alam nilang mayroong napakalaking kulang sa kalooban. Kaya dapat talaga ang inuuna yung loob, yung totoo. At walang makakapagpaliwanag ng salita ng Diyos sa inyo mga kapatid, kasing tindi ng sarili niyong pag-unawa dito. That we must graduate to the level of engaging the Word of God, finding its meaning in our own terms, and applying this in our own terms so that the words of God become beneficial to us. Ibinigay ang salita ng Diyos, ibinigay ang mga utos ng Diyos para tayo magbenefisyo, hindi tayo pahirapan, hindi para tayo igapos at hindi para tayo tuligsain o kaya'y usigin. All good things come from the Father of lights. All good things come from above. And what are they supposed to achieve? Goodness for those who receive them. Kaya dapat sinusuri natin ang ating pananalig na nakabubuti, hindi nakasasama. Nakapagpapasaya, hindi nakakapagpalungkot. Nakakapagpaluwag, hindi nakakapagpasikip. Sapagkat ang lahat ng galing sa Diyos ay mabuti. Unang Pedro 2:13-14. Yun doon mga hindi nagre-respeto sa may powers. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng mga may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Again, we are being taught to defer to human authority. How much more to the divine authority in heaven? Yung otoridad na nagbibigay ng kaparusahan sa mga gumagawa ng mali at nagbibigay naman ng gantimpala sa gumagawa ng tama. Sa isip pa lang na nanalo na o natatalo na ang isang tao. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa isip. Ang tao nakakapagdisiplina sa pananakanyang pag-iisip ay nakakalugod sa Diyos.
ang Diyos ay naghahari sa ating isip. Kung may pinaghaharian siya, bagamat naghahari naman siya sa lahat ng bahagi ng ating katawan, pero palagay ko naman mas naghahari ang Diyos sa ating utak kaysa sa ating kuko. Kasi doon talaga nabubuo ang lahat ng gagawin natin. Doon tayo nakakapag-isip, doon tayo nakakagawa ng maraming bagay. Kaya yung isip, yun ay dinidisiplina. At lagi nating tinatanong, what does God think? What does God say? Magpapasya ako itong mga choices ko. What does God want? May pipiliin ako na direksyon. What does God want? Inuuna, yun ang respect. Kayo, ewan ko kung ginagawa nyo pa ito, pero dapat, nakatira sa inyong nanay nyo, mamamalengke kayo. Hindi nyo ba siya tinatanong, nay, ano pong gusto nyong ulam? Respect yun eh. Hindi yung ihain mo na lang kung ano gusto mong ihain sa nanay mo. Respect. Tinatanong mo, anong gusto ninyo? Gusto ng mga matatanda, sinasangguni. No? Pero hindi mo na ba sa babaliwala yan at yan ang napakalaki ngayong heartache ng matatanda, hindi na sila tinatanong. Lalo't hindi na sila yung kumikita. Lalo't hindi na sila yung maraming alam dahil yung computer, mas marami ng alam. Pero may respeto ka. At kung may respeto tayo sa tao, may respeto tayo lalo sa Diyos. Mas madalas, nire-respeto natin yung tao kasi kitang-kitang nandyan, pero nalilimutan natin yung respect for God. Yung sumasangguni ka, may gagawin ka, magtatanong ka man lang, ano bang gusto niyo, Lord? Saan ba tayo pupunta? Ano ba sa mga trabahong choices na ito ang tatanggapin ko? Alin ba sa mga negosyong ito ang aking gagawin? Alin ba sa mga manliligaw na ito ang aking tatanggapin? No, hindi yung gusto mo na lang lagi. Nagtatanong ka. Kapag ang nagtatanong ay naliligtas sa napakaraming kamalian. No? Ngayon, kung sasabihin mo, nagtatanong ka lagi sa mga religious leaders, eh hindi naman lagi ang sinasabi ng establishment, yun ang sinasabi ng Diyos. What the religious establishment say is not always what God says. Kaya, sinusuri mo rin yan. Sasabihin kasi natin, bakit ganun? Ang really religyoso ko, masunurin ako sa lahat ng utos ng simbahan, pero ba't hindi ako masaya? O bakit miserable ako? O bakit parang may kulang? Kasi hindi naman lahat na itinuturo ng religion na yun talagang gusto ng Diyos. Kaya ang pagtuligsa na lang ng Panginoon sa mga religious leaders, ganun na lamang. At paulit-ulit ko yung sinasabi. Paulit-ulit. Sasawa na ka siguro kayo niyan. Pero kasi kitang-kita ko mga kapatid na isang napakalaki magpahirap sa tao, eh reliyon. Hindi yan masama. Maganda nga yan. Pero dapat yung reliyon nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang doon sa convenience ng mga leaders, sa convenience ng social engineering, sa convenience ng peace and order that many individuals are sacrificed. Hindi na iginagalang ang individual for the sake na lang of order. Ganon. Maraming ganyan eh, di ba? Pagka for the sake of order, o lahat, papakainin, magkakamuka na wala ka ng pake kung mayroong allergic ito, hindi niya ito pwedeng kainin. Yung isang tao, ayaw niya ng ganun na pagkain. Wala ka na dun. Basta nag-serve ka sang lahat, o maayos na, pakakain tayo ng 7:30, tapos na. Tapos. Di ba? Ganyan sa mga camp, ganyan sa mga retreat. Tinatanong ka ba? Allergic ka ba sa bagoong? Gusto mo ba ng ganito? Ang gusto bang butter, matigas o malambot? Anong bang gusto mong tinapay? Ay, hindi ka natatanongin. Yung talagang parang batong pandesal doon at yung mantikilyang kasing nipis ng hangin, yun na kasi camp. Kasi ang iniisip ng camp organizers, kailangan 6 magpakain para 6:30, tapos na. Ganon. Eh, ikaw naman gusto mong tulog ka pa hanggang 6:30. Hindi pwede. Gising na kayo lahat. Naintindihan niyo ako mga kapatid na yung pangkalahatan, bihirang effective sa individual yun eh. And when you look at Jesus, Jesus always paid attention to the individual. Baka naman mag-camp tayo, humingi kayo ng mga kapretsyo nyo, ha? Example lang yon. Ganun talaga pag-camp, lalo't mura, no? Wala nang masyadong individualization ang mga serving. Pero, paandarin nyo yung imagination nyo. Ganun ang society. No parking, kahit na ikaw lumpo, hindi ka makapark dyan. Buti sa mga advanced civilizations, ginagalang nila, pwede ka mag-park kung ikaw ay medyo physically challenged, no? Pag sabing ganito yan, wala silang pakialam sa'yo. Basta sumunod ka para madalian yung mga namumuno. Ganon din sa church. Para lang madali ang buhay ng mga namumuno. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ganon si Jesus. No? Tinuligsan niya.
yung katigasan ng loob ng mga religious leaders sa pag-accommodate sa mga individuals. Matthew 15:8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Sinong tinutulig sa bayang Israel? Nasabi na sila ay bayang pinili, bayang maka-Diyos. Pero sabi, hindi. Hanggang bibig lang yung mga yan. Hindi totoo. Mateo 23:15, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ng buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit, kung ito'y mahikayat, ginagawa niyo siyang masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Si Jesus ang nagsasalita. Sinong tinutilig sa niya? The religious leaders of his time. Sabi niya, malas ang dapuan ninyo. Malas ang sumunod sa inyo. Malas ang makonvert nyo. Dahil lalong mapapahamak sa impyerno. Dahil marami kayong ituturo na pampahirap, pampagulo. People become judgmental, people become selfish, and people become self-righteous pag dinapuan ng mga teacher na ito. Sabi, you make them twice as much a son of hell as you are. So anong ibig sabihin ng paggalang sa Diyos? Hindi lang i-impose mo ang iyong mga religious standards on people, kundi igalang mo yung mga tao kahit yung ayaw maniwala sa'yo. Kasi ganun si Jesus. Kahit yung hindi sumusunod sa'yo, hindi yung ganyan ka lang dahil masunurin sila. Pagka hindi na sumunod bukas, sisipain mo na hindi mo na siya kapatid. Ganun ba ang paggalang sa Diyos? Kung iginagalang nyo ang inyong magulang, anong gagawin yung trato sa inyong kapatid? Ginagalang nyo ang magulang nyo, nagkamali ang kapatid nyo, anong gagawin nyo? Papatayin nyo yung kapatid nyo? Hindi yung magulang nyo ang nagdamdam? Ginagalang nyo ang magulang nyo, ang inyong kapatid ay nagkulang, nagkamali, anong gagawin nyo? Itatakwil nyo? Anong mararamdaman na inyong magulang? Pero ganun, ang napakarami mga sasabing we worship God, pero ang sama ng pakikitungo sa mga kapatid, sa mga kapatiran, lalo't lalo ang mga kapatid na ito'y nagkakamali, lalo't lalo ang mga kapatid na ito'y nadapa, paano mo papakitunguhan ng Diyos kung hindi ka nakikitungo sa mga anak niya na mahal din niya? So, paulit-ulit na binibigyan natin ang kahulugan, ano bang ibig sabihin na irespeto natin ng Diyos? What does it mean to really fear God? Now, fear of God must inform, it must shape, and it must direct human activity and achievement. Na siya ang lagi mong iniisip, ano nga ba ang marapat na kagalang-galang na pamamaraan para sa tingin ng Diyos? Kawikaan 15:33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. Sabi sa mga ngaral 12:13-14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So pag may ginagawa tayo, dapat lang tayong aware. Ipagsusulit ko to. Mananagot ako dito. Makakatanggap ako ng palo o haplos. Makakatanggap ako ng gantimpala o parusa sa iniisip ko, sa ginagawa ko. Therefore, all human activity must be informed and shaped and directed by our conscious effort to respect God. Be wise. Respect God. Pag sinabi mo, paano ka igagalang ang Diyos? Hindi ko naman siya nakikita. Paano ka igagalang ang Diyos? Nasa langit naman siya. Paano ko ba pwedeng bastusin ang Diyos? Di ba? To respect God, and you don't know how to do it because many of us don't know how to do that because God is invisible. Just respect God's creation. Diba, ginagalang mo ang asawa mo, nagluto. Paano mo ngayon itatrato yung niluto niya? Igalang mo rin. Kahit misa ka walang lasa. Diba? Pero igagalang mo dahil ginagalang mo yung gumawa. Iginagalang mo halimbawa ang isa mong kaibigan. So yung anak niya, alang-alang sa yung kaibigan, tinatrato mo ng mabuti. So paano igagalang ang Diyos? I like to propose one very practical way. Just respect God's creation. And the highest and the foremost creation of God ay tao. Kung sa theology, hirap na hirap kang i-translate how to respect God, then just respect your fellow men. That is pure religion. Awit 8:6 ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala.
mga tupa at kawan, pati na mga mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, ang lahat ng nilikhang nasa karagatan. Ibig sabihin, talagang binigyan ng Diyos ang tao ng very special position. Hindi mo kayang sampahin yung langit para irespeto ang Diyos, irespeto mo ang tao, pagrespeto na rin yun sa Diyos. Sinasabi mo, paano ka naman mababastos ang Diyos? Madali, mambastos ka lang ng tao, binastos mo na ang Diyos. Kaya maraming mga tao, umaani ng maraming parusa, hindi nila alam kung saan ang galing, kasi ang dami pala nilang tao ang binabastos. Ang dami pala nilang tao hindi pinapahalagahan. Yung iba naman nagtataka, bakit kaya ang luwag-luwag ng buhay ko, lahat ng ginagawa ko magaan, yung pala ang dami lang ginagalang. Kasi, sabi ni Lord, whatever you do to the least of this, you do to me. Mahirap bang maintindihan yun? Hindi na natin kailangan maging napakalalim at napakataas sa ating pananalig. Ibaba mo lang sa lupa yung application. Respect for God is respect for people that He loves. He loves people whether they are lovable or not. It means respect for others. 1 Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao. Ano bang ibig sabihin ng lahat? Lahat. Filipos 2:3, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. At meron pa pong isang mahalaga. I like to propose a very profound religiosity. Respect yourself. Kahit sa ulo mo ang lahat ng verses, if you don't respect yourself, then you don't respect God who created you. Therefore, you are disrespecting God in spite of your religion. Respect yourself. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Pag pinipintasan ninyo, minamaliit, hinahamak ang inyong sarili, iniinsulto nyo ang Diyos. Kasi nilikha niya kayo eh. Di ba kung minsan merong pintor, pinintasan mo ng pinintasan, eh yung ginawa niya, di siya yung sinasaktan mo nun. Merong gumawa ng isang bagay, floral arrangement, hindi mo inappreciate, eh di yung gumawa nun ang nilalapastangan mo. Napakarami sa atin mahilig mag-self-depreciation. Ganito lang ako, yung hindi ako maganda, pangit ako, maliit ako, negrita ako, kulot ang aking buhok, bobo lang ako, mahirap lang ako, probinsyana ako, yung mga ganyan-ganyan. Tapos hallelujah ka ng hallelujah. Nako, walang talab yung hallelujah mo. Iniinsulto mo ang sarili mo, tapos puri ka ng puri sa Diyos. Hindi mo alam, kakabastos mo lang sa Diyos doon dahil ginawa ka, tapos pinipita sa sarili mo, tapos hallelujah ka ng hallelujah. Walang talab yun, mamamalat ka lang. Huwag naman, good morning myself, you are beautiful. Hindi naman ganun, ano? Dahil sobra naman sa kabilang dulo. Pero humanap ka ng maipupuri na ipagmamapuri at ipagmamalaki at ipagpapasalamat ako sa iyong sarili kasi hindi ka naman isang malaking pagkakamali ng Diyos. Madalas lang sinusukat natin ating sarili sa panukat ng iba, sa panukat ng advertising, sa panukat ng kung ano-anong standard. Kaya tuloy tayo lumulungkot. Sukatin mo ang sarili mo sa panukat ng Diyos. Nilikha kang ganyan, hindi ka mistake. At habang hinahanap mo yung lugar mo, habang ina-appreciate mo kung sino ka, kung ano ka, kung ano yung talent mo, doon mo lang mahahanap ang tamang lugar mo sa mundo. Doon ka magiging mahalaga, doon ka sasaya, at doon ka magiging mabunga. 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. So, ibig sabihin, kahit ikaw, wala kang right na sirain yung katawan na yan. Kahit ikaw, wala kang right na yan ay maliitin sapagat yan ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. To respect yourself is to respect God. To respect yourself, therefore, is to be wise. So, diyan tayo ngayon mag-focus mga kapatid, di ba? Respect God. Na ngayon, sinabi na natin, respect for God is respect for self among many things. So, do not degrade yourself for many reasons. One is for desire. Do not degrade yourself because of your desire for things. Huwag ninyong papabayaan, mga kapatid, na hamakin ninyo ang inyong sarili dahil lang sa inyong mga gustong makamit, mabili, maging inyo, makamkam, maangkin. Maraming mga tao, magkaroon lang halimbawa ng kotse, nagpakahamak-hamak na.
makuha lang yung mas malaking mana, nagpakabababa na ng pagkatao, pati mga sariling kapatid, kinakatalo na. Makamit lang yung hinahangad, ibinaba na ang sarili sa putik, hinamak na ang kanyang sariling dangal, tapos things lang yung ipapalit mo. Sabi sa Mateo 6:26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kayo nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So why degrade yourself just for a piece of jewelry? Just for a piece of property? Just for a little something? Sabi, higit kayong mahalaga kaysa dyan. Hindi kayang tumbasan ang halaga ng salapi, ang dangal ng isang tao. Ang kanyang halaga sa tingin ng Diyos. Mateo 6:31-32, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi pa't ang mga hintil na nababahala tungkol sa mga bagay na yan. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Bakit ito sinasabi? Kasi sa pag-aalala ng tao, marami rin siyang sinusuot na pagpapakababa. Sa kanyang mga insecurities, sa kanyang mga worries, hinahamak-hamak din niya ang kanyang sarili sa paghahanap niya ng security, sa paghahanap niya ng sagot sa kanyang mga pangangailangan. Sabi, mga ibon, yung mga insekto, pinapakain ng Diyos, kayo pa ba? Hindi pa ba niyo naiintindihan kung gaano kayo kahalaga sa Diyos? Kuminsan, di ba? Meron ako nabasa sa Reader's Digest, isang ina, mahal na mahal niya yung anak niya, halos hindi pa dapuan sa insekto. Ito namang anak talagang naglayas. Nawala ngayon, nakuha siya ng mga masasamang tao, ginawa siyang prostitute, nakagapos siya doon, ginagahasa na kung sino-sinong tao, halos hindi pa kainin, halos hindi makakaligo. Anong pagbasag sa dibdib ng isang magulang na mahal mong anak, halos itangi mo't idambana, ay ginaganong-ganon ng iba? Diba? Ngayon, nararamdaman din yun ng Diyos pag ginaganon natin ating sarili o nang gaganon tayo nating kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay tinatangi ng Diyos. All our theology will mean nothing if we don't love people genuinely. Whether they are lovable or not, whether they conform to our religious standards or not. No? Love is what Jesus exemplified. Yung paghahangad, nakakapagpababa yan. Hindi ko na kailang explain sa inyo. Isipin niyo lang mga kapatid, ang mga sarili niyong paghahangad na nagmukha kayong cheap. No? Dahil lang, interesado kayo. What you do not covet cannot enslave you. Sino ang taong malaya? Yung hindi naghahangad. Sapagkat hindi kayo kayang alipinin ng hindi niyo pinagnanasaan. Di ba kahit sa pag-ibig, nagpapakaali-alipin ka dyan dahil gusto mo siya eh. Eh kung hindi mo siya gusto, ba't ka man niya maalipin? Kaya binabantayan mo kung sino ginugusto. Binabantayan mo kung sinong hahangarin. Kung ano ang gugustuhin. Dahil nagiging alipin ka niyan. Do not degrade yourself because of your desire for ambition. Now, don't get me wrong. Hard and honest work is not degradation. It is not degrading. Pag nagsisikap ka lang talaga. Pero may mga ginagawa yung iba na dahil sa ambition, nagkakandababa-baba talaga. Yung kahit na sila magpakababa sa harap nitong isang tao, sa harap lang ng iba, magmukha silang mataas, pwede na rin. No? Yung mga pakitang tao. But stooping too low, stripping oneself of respectability, and losing self-respect for ambition is nothing. Because remember, our ambition must be tempered by our respect for God. And the moment that you lose your respectability for ambition, you're already destroying the very fabric of what ambition should be. May isa pa na hindi natin dapat ahayaan, mga kapatid. Do not degrade yourself for desire for pleasure. Yung mga iba gusto lang makapagbakasyon, ibebenta na ang kaluluwa. No? Gusto lang sumarapang buhay kahit na ibayad na yung kanyang dangal. Desire which can be sexual or non-sexual can be very, very powerful. What do people go down to and put up with in pursuit of pleasure?
Yun lang mga nandadaya sa mga asawa nila, no? Para lang magkaroon ng kulasisi. Kung ano-anong mga nakakapagbababa ng pagkataong ginagawa niyan. Para lang mailihim, para lang magawa ang kanyang mga pinagkagagawang hindi niya dapat gawin dahil may pananagutan siya sa kanyang asawa. Nagtatago, sumusuot sa mga sulok-sulok, gilid-gilid, nagpapanggap, kung ano-ano. Dahil lang sa paghahanap ng sarap. At kung meron akong gustong bigyan ng diin, isa pong malakas magpababa ng pagkatao, mga kapatid, is desire for romance. Desire for love. No? Sabi sa mga hukom, 4:1-2, isang halimbawa ito ng paghahanap ng pag-ibig na hindi naman dapat kasi. Minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mayroon po ako nakita ng isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin po niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa." Samson's desire for romance led to his downfall. Now, not all desires for romance leads to downfall, ha? Kaya lang, merong alam mo palang sa simula, tragedy ito. No? Hindi na yung ipagsisiksikan mo yung sarili doon sa hindi dapat. Those who seek love and romance to the point of degrading themselves only lose that love more quickly. Pag nagpapakaaba ka, nagpapakababa sa harap ng iyong gustong umibig sa'yo, lalong di ka naiibigan. Learn. Kung bakit ganun, pag mahal na mahal mo, talagang kung ano-ano, nagiging clown ka na, nagiging payaso, kung ano-ano, pinaggagawa mo sa sarili mo para ka lang mapansin, pero lalo ka lang pandidirihan. No? Kasi alam niyo, yung paghabol sa isang taong ayaw sa'yo, kakadiri ka lang nun. Wala kang mapapala, tatakbuhan ka lang. Masakit sa mga umiibig pero makinig kayo. Kung ayaw sa inyo, pasensya kayo, huwag niyong habulin. Wala kayong magagawa para kayo magustuhan. Kasi yung pag-ibig, tumutubo ng bukal, kusa. Kung nagsisirko-sirko ka, lumululong ka ng libu-libong karayong, bumubuga ka ng mga lahar para ka lang magustuhan, lalo ka lang lalayuan. In romance, especially if you are not loved anyway, or if you are not loved as much as you are loving, you only lose your glow when you love too much. You only lose your glow when you give too much. Because the beauty of love is in the unseen. The thrill of love is in not giving everything. No? Kaya mga bigay na bigay para ka lang maibig, eh talagang kukunin lahat at bukas, hindi ka pa rin ibig. Lugi ka lang lalo. No? Mahihirapan ka lang na naibigay mo na lahat. Huwag ka na magbigay, nahihirapan ka rin, may natira sa'yo. In other words, respect yourself, even in terms of love and romance. Because it's the only way to be respected in turn. It's the only way to keep something for yourself if you don't get respected in the first place. Maraming nagkakamali kasi nabubulagan ng isip pag umiibig na, pag ayaw sa'yo, kahit anong gawin mo, ayaw sa'yo. Kung hindi ka gusto, huwag kang maghabol, lalo ka lang tatakbuhan. Ngayon, kung hindi ka mahal, huwag kang paselos-selos. Lalo ka lang nakakainis nun. Ang pagseselos ay masarap lang kung mahal mo yung nagseselos. Pero kung hindi mo mahal yung nagseselos, gusto mo siyang ilibing ng buhay. Bago kayo ilibing ng buhay ng pinagseselosan nyo na hindi na kayo mahal, tanggapin yung katotohanan. Lalo hindi nyo asawa. Siyempre, kung asawa, meron kayong right magselos. No? Pero yung girlfriend lang kayo, selos kayo ng selos, alam nyo na ayaw kayong puntahan, text ka pa ng text. Paramdam ka naman. Ayaw na nga magparamdam. May gusto mo pa magparamdam. Padala ka na ng padala ng load, hindi ka pa rin tinetext. Hindi pa ba naiintindihan yun? Kailangan pa bang i-memorize yan? Yan ang sinasabi natin, huwag ka magpakaaba kasi anak ka ng Diyos eh. Kasi may halaga ka. May magpapahalaga sa'yo. Hindi ka pinapahalagahan ito. May duta ng sarili mo dyan. Dahil lalo ka lang bababa yung value. Dinagdagan mo, lote, may mana akong lote. O may kotse. Ang dami mo na idinagdag. Ayaw pa rin. Diba? So sabi mo, teka muna, mali ito. Magtitira dapat ako sa sarili ko. Para pag dumating yung tamang tao, mayroon pa siyang abutan. Diba? Mahirap na yung wala na siyang inabot, nasalagtakan na at wala na. No? Kung hindi ka mahal, huwag mong ipagpilitan. So mo, masakit po yan. Oo nga, pero hahabol-habol ka, wala rin naman mangyayari. Lugi ka sobra. Kung ayaw sa'yo, huwag isikpagsiksikan. This means respect for God eh. Nakokonnect nyo mga kapatid.
Because God respects you. God wants you to respect yourself. Keep something for yourself. Keep the Spirit of God in you respectable and respected. Yung mga ibang magulang sabihin, bakit mo ginanyan ang sarili mo? Dala-dala mo ang ating pangalan. Nakala mo kung ano yung pangalan ng pamilya nila. Every family has a skeleton in the closet, ha? Huwag na kayong mga pamipamilya natin. Lahat ng pamilya may bulok. Lahat ng pamilya may lihim, may baho. Habang tinatanggap niya ng mas maaga, mas makakalaya kayo para hindi na laki. Pagod na pagod mag image dyan. Lahat ng pamilya, walang perfect. Nakakalaya ka. Sabi, eh, ganyan talaga. May kapintasan kami. Diba? Talagang may lola kaming ganun. May kapatid akong ganito. Yung ganito kami. Eh, ganito kami. Diba? God is not finished working on all of us. Pero sa mga ang pamilya natin, kinaladkad mo sa kahihiyan, galit na galit dahil dala mo yung pangalan. Eh, yung pangalan ng Diyos na dala mo, nilikha ka ng Diyos. Tapos kung saan-saan mo kinaladkad yung karangalan na yun, di ba? Remember that you are not your own, you were bought at a price. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay temple ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Gusto mo mang ipamigay lahat yan? Hindi pwede kasi hindi naman sa'yo lahat yan eh. Kaya dapat may itinitira ka. Kahit malang yung parte ng Diyos sa'yo, matira. Huwag mo ipamigay kasi hindi naman sa'yo yon. Kaya hindi ka mauubusan ng paggalang sa sarili mo kasi may Diyos na nakatira doon, kailangan mo igalang. Kaya hindi tayo dapat nakakalimot ng gusto. There is a part of you that is God's. There is a part of you that belongs only to God. Don't surrender it to others. No matter what. Kahit ano pang iyong emosyon. Especially to those who do not respect you anyway. Especially to those who do not respect the God in you. Why surrender everything to that person? Mangangaral 12:7, alalahanin mo siya bago manong balik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. May nakatanim sa iyo na sa Diyos, Kanya talaga yon, babalik sa Kanya, hindi mo pwedeng ipamigay. Dapat laging may natitira. Hindi ka naubusan. How will you understand and operationalize all of this? Fear of God, respect for God. Paano nga ba ang kahulugan yan? Ama namin sa langit, mga malalalim, matataas na bagay, tinatangka naming unawain, ipaintindi niyo, Panginoon, ng mas matibay pa. Kung papaano namin itatranslate sa pang-araw-araw na buhay yung fear God, yung respect God, obey God, paano nga ba namin gagawin sa buhay namin yun? Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Hanapan natin ng mga kasagutan ng mga tanong na ito. Na sa ganun, lahat ng pag-aaral natin umuwi sa ikabubuti natin at sa ikatutuwa ng Diyos. Yumuko tayo sa presensya ng Diyos at mulit-muli hanapan ng kahulugan ang mga pinag-aralan natin.